Personally po, hindi ako naniniwala sa mga multo. Kasi unang-una, lumaki ako sa isang bansa na they look to science to explain everything. But of course, I know a lot of people in the Philippines believe in ghosts or in mga third eye. Personally, I don't understand it, but I respect it because it's a real belief. So, me personally, like I said, I don't believe, pero only in God I believe. So, yun po. Ako po, nung bata pa po ako, opo, naniwala po ako. Halos hindi ko nga masira yung CR kasi ano, sobrang matakutin po talaga ako. Pero nung lumalaki na po ako, hindi na po ako naniwala. Mas takot na po ako sa masamang tao kaysa sa ghost po. Ako po, nung napanood ko po yung Casper, mas lalo po akong naniwala sa... The friendly ghost. Hindi, kasi bago ko napanood yung Casper, parang ayoko nang maniwala sa multo kasi natatakot ako eh. Na-imagine ko mga multo eh, puro tuguan. Tapos napanood ko yung Casper, pwede pala yung friendly ghost. After nun, naniwala na ako sa multo. Hanggang ngayon, naniniwala po ako sa multo. Ako naman po, dati hindi akong niwala, pero na-experience ko kasi namatay yung kapatid ko. Tapos sumanib siya doon sa kapitbahay namin. Tapos alam niya kung ano yung tawag sa akin, alam niya kung sino ako. Totoo yun! Totoo pa rin! Hindi, 2000 something lang yun. Bago kamatay lang niya. Tapos hindi ako niwala talaga. Kasi hindi naman niya totoo, may Diyos naman. Pero kasi kilala niya ako. Kasi yung mamang sinanibad, hindi ako kilala noon. Tapos yung tinawag niya yung name ko, so parang siya, totoo ba? Totoo ba yun? Tumayo yung balahibo ko, tapos niyakap niya ako. Hindi kami close nung sinaniba na, parang gano'n. So, yun, naniwala ako. Okay. Ako po naniniwala, kasi katabi ko po sila. Bukas ang third eye po natin, kaya nakikita natin. Hindi. May mga experiences na gano'n lang napaparamdam, pero yung nakita, hindi pa. Gano'n lang. Ako naman, dati naniniwala ako kasi madalas ako mawala ng pera. Tapos, discover ko, jowa ko lang pala. Unless na-encounter ako, siguro maniniwala ako. Pero feeling ko naman, mas takot yung ghost sa akin. So, yun lang. Enzo? Ako po naniniwala ako kasi nakakaramdam ako paminsan-minsan. Ba't ka makapingin kayo? Siya, diba? Bawin ko muna. Pero ako personally, ayokong maniwala. Kasi nakakatakos. So, yun lang po. Miss Odette, Khan. Naniniwala po ba kayo sa ghost? Yes. At sa host. At sa host. Sa host na rin. Ghost po. Ghost po, Tit. Lagot, lagot! Ghost po. Si Brian ang nakakana dito, Lola. Ghost po. Pinagtanong ko yan sa iba, nasa Biblia daw, that the unseen is there. Yung mga elemento, okay? They're everywhere. Sa mga bahay natin lahat, kahit pinalinis nyo pa yan, they're all over. At lalalakad yung respeto siguro. Then we will be safe. But also, mas malakas tayo dapat sa kanila. May Diyos tayo. Yun lang. Thank you. Thank you so much! Ay, meron pa po bang magpapahabol sa atin na question? Meron pa sila! Ay, meron pala si Derek Tony. Si Kim tsaka si Ryan. Tony, naniwala ka ba na sa host? Naniwala ka ba? Naniwala ko. Kasi nga, gaya nga na sinabi ni Tito Odette, di ba? Holy Ghost, eh. Meron talaga yung spirit. Tapos dito, palagay ko marami tayong kasama ngayon, eh. Meron yan. Mga tatlo na rin. Nasa likod niyo. Ako naman po, maniniwala po ako. Siyempre, may multo. Pero maniniwala din po ako. Pag malakas faith mo kay God, hindi mo siya makikita. Hindi sila, tatakot sila sa'yo para kung malakas yung faith mo. Yun din po, maniniwala po ako. Thank you po. Ay, ako naman, ako naniniwala ako, meron talagang ghost. Kaya meron sila mga unfinished business, kaya hindi sila nakakatawid ng langit. Kaya minsan sa buhay, hindi talaga tayo dapat mag-hold ng galit sa puso. Kasi hindi natin alam
kung hanggang kailan ang buhay natin. Kasi minsan nawala na tayo sa mundo, hindi pa natin pa tayo marunong magpatawad, hindi tayo marunong maging masaya para sa iba, parang ganun. So parang yun yung nag-hold sa isang tao para hindi makatawid fully. Piling ko ganun po. Pero mas matakot tayo sa totoong tao kaysa sa mga ghosts. Kasi ang ghosts, meron lang silang unfinished business. Hindi naman nila tayo magagalaw. Thank you.